Bilisan mo! Paano pag nabasag yung bote? Malalasag tayo, mas mamamatay tayo. Alaman natin yan pag nakuha natin yung resulta from the crime lab. Buti na lang po para superhero po kay Tita Michael. Naligtas niyo po kami. Salamat po. Salamat, Tay. Okay, mag-alala. Nandiyan na kami ng security. At sa likod ng bahay, may magbabantay na rin. Sige. Champs? Champs, huh? Oh, Champs! Reyes! Michael! Reyes! Michael! Champs, saan niya kami? Hindi namin alam kung ano nangyayari. Malamang nasa bed si Ruth o yung baby kaya nagkaroon ng contractions? Hindi kaya nakalimhap siya nung laso na pinadala ni Katrina. Wala akong masasagot sa ngayon, Benji. Pero siguro mas mabuti pa ipahiga muna natin siya sa taas. Sayang ba ito kaya? Halika! Buhatin natin. Buhatin natin. Huwag ka muna lalabas, ha? Eh, may kampun pa ng Diablo, eh. Anak talaga. Ikaw. Alam mo, huwag mo nang pinatatawa si nanay. Lalong sumasakit yung tiyan ko, eh. Nawakan mo na lang yung kamay ko. Siguro kailangan nila ng privacy. Mainam na lumabas muna tayo, ha? Dito lang po ako. Joseph? Joseph, mas mabuti siguro kung lalabas muna tayo. Doon lang tayo, oh. Hindi lang tayo lalayo kay Tita Ruth. Ayoko may mangyaring masama sa anak ko. Hindi ko hahayaang mangyari yun, Ruth. Kaya mas mabuti pa dalhin ka na namin sa ospital. Tatawag na ako ng ambulansya, ha? Nakakatakot dalhin si Ruth sa ospital. Baka matuntun ni Katrina. Nagsisimula pa lang gumanti si Katrina, kuya. Oo nga, pero sa dami na nangyari, baka mas safe pa si Ruth sa ospital. Isa pa, hindi natin alam kung safe yung bata pagkatapos ang nangyari kanina. Pero hindi natin mapaprotektahan si Ruth sa ospital. Sir, nandun po ako. Alam ko, pero maraming tao si Katrina. Sir, isa lang ang asawa ko. Gagawin ko lahat para protektahan siya. Sige, Benji. Asawa mo si Ruth, pamilya mo to. Kung anong desisyon mo, kailangan natin dalhin si Ruth sa ospital. Sige, umuha niyo. Pasasamahan ko isa, mga security natin. Sige, tatawagan ko ni ospital. Sasama ako sa inyo. Joseph, dinalhan ko ng tatlong pampalit kay Tita Ruth, ha? Tatagal ba dun si nanay? Hindi ko alam. Depende yun sa sabihin ng doktor. Ito nga pala. May dinala pala akong sandwich para sa'yo. Mag-alala, Joseph. Hindi siya pababayaan.
po. Dami nang inaalagaan ang bunso mo, ah. Hindi. Ang sasabihin ko sana, walang mangyayari kay Tita Ruth kasi hindi mo siya pababayaan. Ako? Ang dami mo ng practice sa pag-aalaga sa akin, kay Brittany. Kayang-kaya mong alagaan si Tita Ruth. Kayang-kaya mong maging matatag para sa kanya at kay Tito Benji. Natakot na kasi ako eh. Baka may masamang mangyari kay Nanay. Okay lang naman matakot. Pero ang importante, nasa tabi ka niya. Ikaw, natatakot ka din ba? Alam ko kasi na kasama ka ni Tita Ruth. Kami muna ni Joseph, ha? Kasi masyadong delikado para sa'yo, eh. Hindihan mo? Halika na, anak. Halika, aminin. Doktor, hintayin na lang natin, ha? Hey, gusto ko lagay na misis ko? Kailangan natin siyang ma-admit for close monitoring ng mag-ina. Upon assessment to see if dilated siya. Kapag hindi maaagapan, baka manganak siya nang wala sa oras. Tay, magiging okay naman po si Nanay, di ba? Di ba magiging okay po siya? Kakayanin po yun ni Nanay. Baka po excited lang po si Baby na makita ako. Di ba po? Mommy, can we go now? Yes. You will be home soon. Turn you home, right? Of course. Sige, I will call Brit na, so mag-ready na kami. Ma'am, sigurado ba kayo sa plan B niyo? Mawawala sa inyo ang mga anak ninyo. Makukuha ko din naman sila ulit. James. Handa na. Siguro, excited lang yung baby lumabas. Kaya, huwag ka naman problema, ha? Eh, total, ready na naman tayo, eh. Parang,
Parang may problema eh. Sinabi ng doktor. And Benji, hindi ko alam. Isa, kinukutuban ako. Kinukutuban ako may mangyayaring masama sa anak ko. Ruth, ano ka ba? Huwag ka mag-isip ng ganyan. Masalo lang masastress yung baby eh. At saka, aalagaan ka naman dito. At saka, pipilitin ko na ako mismo yung tumutok sa'yo, ha? Sige na, pahinga ka na. Samson, nurse na nagsabi sa'yo, relax ka lang. Grace, pag lumabas yung baby, pwede bang ninang ka? Oo naman. Sige ba? Kung siya ninang, ninong ako. Sigurado, di ba? Siyempre naman. Relax ka lang, ha? Hello? Hello, Mama. Katrina! No other. Ibalik mo sa akin ang mga apo ko! That's the exact reason why I called. Ibabalik ko na sa'yo mga apo mo. Ibabalik mo sa akin ng ganun-ganun lang. Don't be silly. Of course not. Hindi ko sila ibabalik ng ganun kadali lang. Makukuha mo mga apo mo kung dadalhin mo sa akin si Mikmik. Dadalaw ka kay Ruth bukas, hindi ba? Opo. Kasama ako. Sige po. Yun lang. Sige po. Nagtap kayo sa CCTV feed ng bahay nila Michael mismo? Automatically naka-upload niya sa network nila yung live feed ng CCTV. Kapag nakapasok ka sa network nila, makikita mo na rin yung nakikita ng CCTV nila. Don't you just love technology? Tay! Matapang po ba si Joseph, Tay? Oo na. Matutuwa ka pag nakita mo kung gano'n siya ka-responsible. Eh, kailan daw uuwi si Ruth? Sir Michael, yung inaanak ko, safe po ba? Safe naman, pero baka mapaaga yung delivery niya. Oh! Naku, Sir Michael, hindi pa po ready si Ruth. Wala pa nga siyang gamit eh. Sir, pati po yung mga damit ng bata, hindi pa po ready, sir. Madali lang bumili ng gamit. Ang importante, safe sila. Lolo, huwag ko kayo masyado mag-alala, ha? Masama ko para sa inyo yun, eh. Si Madam Divina po! Nandito po si Madam Divina! Barbie! Sir Michael! Mo na si Mikmik! Sir! Sir! Oh! Tumawag sa akin si Katrina! Ibabalik niya sa akin ang mga apo ko! Kung ibibigay ko sa kanya si Mikmik! Ibigay niyo si Mikmik? Anong akala mo?
Kahayaan ko na lang kayo ibigay anak ko sa babaeng yun. Michael! Divina, papatayin niya si Mikmik. Hindi ito si Katrina. Hanggat di siya nahuhuli. Alam natin lahat yun. Hindi ko isusugal ang buhay ng anak ko. Wala akong intensyon na isugal ang buhay ni Mikmik. Apo ko rin siya! I just want Katrina to believe na ako ang magdadala kay Mikmik para makipagkita siya sa akin. She won't have any idea na kasama ko ang mga polis. Para mahuli natin siya, finally! Good to know, Mama. Hindi ako sigurado sa plano mo, Divina. Hindi kailangan umalis si Mikmik dito! Pero Divina, delikado din to para sa'yo. Sigurado ako nakabang yan si Katrina. Papatayin ka niya pag nalaman niyang niloloko mo lang siya. Sinira ni Katrina ang mga buhay natin! Naiintindihan ka namin. Si Ruth nasa ospital ngayon dahil sa laso ng pinadala ni Katrina. Tulad mo, lahat kami gusto siyang pagbayarin. Eh bakit pa tayo nagtatalo? Dahil ayokong mawalan ng lola yung anak ko. Mami, go fix your things na! Brittany, mag-ipake ka na! Wala akong intensyon na mamatay, Michael. Kung makukulong si Katrina, ako na lang ang matitirang pamilya ni Brittany at ni Amber. And I won't leave them. Uunahan ko si Katrina bago niya ako mapatay. Kailangan mo ba talaga sumama sa mga pulis? Kailangan isipin ni Katrina na ako ang nagdala kay Mikmik. Madaling gayaan ng bata. Maliit lang. Hindi siya makikita sa loob ng kotse. Pero ako, I'm sure may mga tauhan si Katrina. Papasok pa lang kami ng park kung hindi nila ako makita sa loob ng kotse. Kaya, kung tutulungan mo ako, hindi lang magiging pulis ang mga kasama ko. Magiging ligtas din ako! Salamat rin. Saka ka na magpasalamat kapag nahuhuli si Katrina. We will catch her. Sisiguraduhin ko. Hello, General. Are we leaving na? For real? Oo, may tinatapos lang ako and afternoon. We're free to go. Ayoko sumama sa'yo! Brittany! Sasama ka sa amin whether you like it or not! Hindi ka na makakabalik sa lola mo! I hate you! Can you stop hating mommy? You only have me and your sister! You should be on our side! No! I have Lola! Pati rin sila Mikmik! What? Brittany!
pala. Punta po ba kayo kay Tita Ruth? Pwede niyo po ba ito ibigay sa kanya? Bukas na siguro ako makapunta kay Ruth. May pupuntahan pa kasi ako eh. Actually, I just came here to say goodbye. Saan ko kayo pupunta? Kukunin ko si Amber at si Brittany kay Katrina. Kukunin niyo ho sila? Kay Tita Katrina? Ano ho? May naisip akong paraan. Delikado ho ba? Lola, bakit umiiyak ko kayo? Nick, baka sakaling matagalan akong bumalik. At baka sakaling maunang makabalik si Brittany at si Amber. Di ba? Tulungan niyo sila. Ha? Lola. They will need you. Si Brittany, lalong-lalo na si Amber. I know she has problems, just like me and David. Pero hindi ka sumuko sa amin. Please lang, I beg you. Wala. Huwag kang sumuko kay Amber. She's young and she can still change. I know. Natatakot po ako. Me too. Me too. Nick, I never had a chance to tell you this. Pero ibabalik ko ang nararapat para sa'yo. Ang mana mo.